Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Re-recommend po kami na sana po ma-recall at i-set aside muna itong CLI po na ito. Lahat ng stakeholders negative po ang naging desisyon. So, yun po yung aming posisyon, no? Opposed po sa kasalukuyang CNI. Nagkakaisang tinutulan ng mga opisyal ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council or NPARMC, iba pang fish producer at food security advocacy group ang kamakailang desisyon ng Department of Agriculture na payagan ang higit pang pag-aangkat ng isda para sa unang quarter ng taong 2022. Sa bi-monthly Tugon Kabuhayan Forum, nanindigan ng iba't ibang grupo na hindi na kailangang mag-issue ng isa pang Certificate of Necessity to Import or CNI ang Department of Agriculture dahil mayroon pang available na isda para sa unang quarter bunsod sa mababang paggamit ng nakaraang CNI. Eh hindi pa po nauubos yung 60,000 na inyong ng issue nung fourth quarter. Actually, sa kwenta namin noon, ay mayroon pang mga almost 34,000 metric tons na unsold na frozen fish nandito po sa Dabotas para ting in transit o kaya nasa cold storage. Napakalabo ho eh. Wala hong masyadong specific guidelines na dapat napagtutuunan ng pansin na kung totoo yung date ang ginagawa. At saka yun, ang question lang namin dito is kung meron ba tayong model or formula that is acceptable to BFAR and the experts, no? Does the formula include the production cycle or pattern of the aquaculture and small-scale fisheries? Kasi hindi po nasagot ito, pero we think yung cycle pattern ng production aquaculture and small-scale fisheries hindi po na-input dito. Batay sa NPARMC Resolution No. 3 Series of 2022, sinabi ng grupo na nasa 12,023 metric tons ng isda ang nasa transit pa rin. 22,613 metric tons ang nasa cold storage, kabilang ang natitirang 11,015 metric tons para sa kabuang volume sa stock na katumbas ng 45,651 metric tons noong January 13 taong kasalukuyan. Sa kasalukuyan po, may 2.3 million na registered na municipal na manging isda sa Pilipinas na sa tingin po namin ay direktang maapektuhan ng pagdagsa ng imported na isda, no, sa merkado. Eh hindi po nauubos yung 60,000 na inyo ng issue nung fourth quarter. Yung alliance po namin na nag-represent almost sa buong halos lahat ng region ng Pilipinas, eh nagre-recommend po kami na sana po ma-recall at i-set aside muna itong CNI po na ito. Dagdag pa niya, magdurusa ang municipal fish poke at ang sektor ng aquaculture kung may oversupply. Pag sumobra ho doon, magkakaroon ho ng oversupply, kawawa na ho yung mga municipal fisher po, kawawa na ho yung mga aquaculture natin, magkakaroon na ng substitution. Sinabi ni David Villaluz, chairman ng Philippine Association of Fish Producers Incorporated, kung sa kanilang datos, hindi na kailangan mag-import. May natitira pa rin nga umano sa import ng last quarter sa mga pamilihan. Hindi nga ho naubos yung last quarter. So ngayon, second quarter, first quarter naman, papasukan na naman. No? Hindi natin malaman kung totoo yung data na sinasabi o hindi. Sinasabi PSA kasi tinignan ko yung historical yung basis po is the historical volume of production for the last 5 years tapos level of demand, projected consumption. So yung mga bagay na yon napakalabo ho eh. Sana yung ating mga policy makers at ating namumuno dyan sa DA at BFAR bumaba po sa ground at para makita nila ang totoong sitwasyon dito na tayo po ay punong-puno ng isda. Nagkaroon ng problema, sabi nga, bumagyo ng UDEP, nagkulang ang isda sa Visayas at Mindanao. Ay dini po sa Taal, dini po sa Pampanga o sa northern side ng Luzon, ay napakaraming tilapia at bangus. Hindi pa pwedeng yun na muna ang dalhin natin instead na ibang isda na ini-import. At least natulungan natin ang local industry. Ang mga kikinabang lang ho dito ay magpapatis. Kasi ho, magkakaroon ho ng oversupply, babaksak po ang presyo, yung iba pong production ng commercial, mapupunta lang sa mga magpapatis ho.
Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, pag-asang pamayanan.